And welcome back to my channel. Magandang balita po itong binabalak ni President Bongbong Marcos. Nakita ko po ito sa Inquirer.net. Bongbong Marcos orders revival of DADS Masagana 99. President Ferdinand Marcos Jr. has approved a plan to redo a rice production program called Masagana 99 that his father, deceased former President Ferdinand Marcos, implemented in 1973. President Ferdinand Marcos Jr. explained to rice industry stakeholders that the Masagana Rice Industry Development Program aims to reach 97.5% rice sufficiency in 5 years. In 5 years lang, magkakaroon tayo ng 97.5% ng rice sufficiency. Alam nyo nung araw, nung kapanahunan ni President Marcos, yung Masagana 99 na yan ay naging matagumpay to the point na nag-e-export po tayo ng bigas sa ibang bansa. Sabi nga po, ang Masagana 99 ay programa ni Pangulong Ferdinand Marcos na sinimulan noong 1973 at naging sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas at hindi na umangkat mula sa ibang bansa mula 1976 hanggang 1985 at naging rice exporter ang Pilipinas. Ito pa sa pagsesearch ko sa internet. Masagana 99. Ito ay sa panahon pa ni Pangulong Marcos at ang panahon na nag-number one ang Pilipinas sa pag-export ng bigas sa ibang mga bansa. Ito ay binibigyang pansin noon kaya malago ang ating sakahan o palayan. Ang mga ibang lahi ay pumupunta pa rito sa ating bansa upang mag-aral lamang ng agrikultura dahil may sapat na tayong kaalaman noon upang ituro ito sa kanila patungkol sa pagtatanim tulad ng palay at kung paano palaguin ito. Ngunit nang nawala si Pangulong Marcos, ang dating Pilipinas na nag-e-export ng bigas ay nag-i-import na lang at umaasa sa mga ibang bansa na dating umaasa sa atin. Ito naman nakita ko from Philippine National Bank. Para sa maunlad na palayan, Masagana 99. Noon, 28 or 28 kabang palay bawat hektarya lamang ang naaani sa ating mga palayan. Ngayon, sa Masagana 99, ang makabagong paraan sa pagpapaunlad ng palayan ay nagnanasang palaguin ang ani ng palay mula sa 28 kaban hanggang 99. Ah, kaya pala Masagana 99. Dahil kung dati bawat ektarya 28 kaban lang ng palay ang naaani, tinarget nilang maka 99 kaban per hektar. Nakita nyo, napakagandang programa ni Apolacay nung araw yan. Ano ang sinabi dito? Nawala yan, na kung una nag-e-export tayo ng bigas, nung dumating yung panahon ni Cory, bigla tayong nag-i-import na lang ng bigas. So salamat po President Bongbong Marcos, talagang hindi ka titigil hanggat hindi tayo umaangat, hanggat hindi umaasenso ang buhay ng bawat Pilipino. Alam natin, it is a long way to go. Hindi yan magiging isang iglap ay matagumpay na kagad. What with these people, yung mga anti-Marcos, na hindi papayag na magtagumpay ang mga programa ng ating presidente. Hahanapan at hahanapan nila ng butas yan. Para sa kanila, hindi dapat magtagumpay ang isang Marcos. E napapatunayan ni President Bongbong Marcos na yung kanyang mga ginagawa ay puro may magagandang resulta. Pero alam nyo, iyang Masagana 99 na yan ay kahit noong araw, kahit na matagumpay yan, meron pa rin naglalabas sa mga balita. Yun talaga mga anti-Marcos na sinasabi na hindi naman daw totoo na naging masagana tayo sa bigas. Kahit na kitang-kita nila na exporter tayo ng bigas, na nagpupunta rito yung ibang mga bansa para pag-aralan kung paano natin napalago ang ating palayan. Hindi pa rin nila tinanggap yun. Eh lalo na ngayon, mas lalo nilang hindi tatanggapin yan. Lahat na lang sasalungatin nila. Eh nagtatagumpay ba sila? Hindi. Dahil ito ang tamang panahon na ibinigay ng Panginoong Diyos para ang bansang Pilipinas ay umangat muli.
at tayo ay makabangon na. Alam nyo, kung itong mga tao, mga antay na to, ay makiisa na lang sa gobyerno, mas mapapabilis po ang pag-angat natin. Totoo yan, maganda yung may oposisyon. Pero hindi naman tong klase ng mga oposisyon na wala na silang nakitang tama sa ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Para sa kanila, lahat, as in lahat na lang palpak. Eh, ba't hindi sila magpresidente? Ngak-ngak sila ng ngak-ngak kasi sila ang hindi gumagawa. Sila ang nasa labas. So, akala mo, sila ang tama. Akala mo, nasa kanila ang solusyon. Eh, samantalang ang ating presidente, eh, hindi lang naman nag-iisip mag-isa. Yan ay may mga advisors, yan ay may mga kinakausap na mga eksperto. Hindi naman basta-basta yan magdidesisyon na ito ang gusto ko, ito ang gagawin ko. Hindi po ganun. Lahat po yan pinag-aaralan. Pero ang mga anti-Marcos po talaga, ay hindi natatawag ng anti-Marcos kung hindi sila sasalungat. Pero para sa akin, isang magandang programa ito na maibalik yung ginawa ni Apo Lacay. At kapag nagtagumpay yan, bababa na po ang presyo ng bigas. So kayo mga antay, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi naman kayo ang nakaupo eh. Ang magagawa nyo na lang ay kumontra ng kumontra. Pero si President Bongbong Marcos, hindi titigil sa kanya mga ginagawa. Dahil katulad niya, kaming mga supporters ay nangangarap ng magandang buhay. Hindi naman po siguro masama na tayo ay maghangad ng kaginawaan at ng magandang buhay para sa atin at sa mga susunod na henerasyon. So doon sa mga nagme-message po sa akin, sinasabi, puro ka na lang good news, puro ka na lang good news sa binabalita mo, yung mga masasama, yung mga mali, yung mga hindi tama, hindi mo binabalita. Bakit? Masama po bang maghangad ng katahimikan at kasaganaan para sa ating lahat? Kung kayo ganyan, anti-Marcos, huwag nyo na kaming pipilitin dahil hindi nyo mababago ang aming mga isipan. Dahil kung kayo mga negative thinkers, kami puro positive. At dahil napakadami namin, 31 plus million na puro positive ang iniisip, may laban ba kayo? Wala. Kaya nga dire-diretso eh. Tuloy-tuloy ang ating pagbangon. Dahil napakalaki ng collective effort ng mga positive thinkers na aangat at aangat tayo. So what kung may mga antay? Trabaho nila yan eh. Welcome naman ang mga opposition. Dahil hindi naman maganda po ang opposition eh. Dahil kung wala yan, magkakaroon talaga ng paraan para magkaroon ng korupsyon. Eh ngayon, nandyan na yung mga opposition, andyan pa ang social media, so ingat din yung mga gusto o yung mga nagpaplanong gumawa ng kalokohan dahil madali na po kayong pasilip. So ito yung time na dapat magsama-sama tayo, lahat ng ating positive energies, ipagsama-samahin na natin. Dahil kung may gagawa man ng kalokohan diyan sa loob ng administrasyon ni PBBM, eh madaling mabubuko. Dahil sa social media, dahil sa oposisyon, at dahil na rin sa atin. Dahil tayo naman, pag nakita nating mali, i-voice out din natin. So mali itong iniisip ng mga antay na tayo ay blind followers. And speaking of blind followers, kayo ba hindi? Kayo mga antay, hindi ba kayo ang blind followers? Kasi kami, kung may makikita din naman kaming hindi maganda, i-voice out namin. Hindi porke pro-BBM or nasa gobyerno ni PBM, kapag nakita namin na medyo lihis, pwede kami magsalita. Hindi katulad din yung mga antay. Fine, kung may nakita kayo mali, sige. Pero kahit maganda na ang ginagawa, mali pa rin para sa inyo. So saan lulugar ang ating presidente? Kung lahat na lang ng ginagawa ng presidente, kahit na alam natin, kahit na nagdudumilat yung katotohanan na maganda ang resulta para sa inyo, wali pa rin. Ay, di bahala kayo sa buhay nyo. Kayo naman magdadala niyan eh. Pero kuidaw ka, nakikita din naman nila yung mga magandang resulta. Pero hindi sila pwedeng umayon. Kasi magagalit yung mga kapwa nila, mga anti-Marcos. O di sila mag-aaway. Hindi ba? Basta tayo, stay positive lang tayo. Katulad na lang sa Maharlika Investment Fund na to. Makapagbigay nga ako ng maliit na reaction ko. Dahil wala naman po akong kaalam-alam dito. Okay? Hindi ko po sasabihin, hindi ko pipilit na meron akong alam tungkol dyan sa Maharlika Investment Fund na yan. Dahil ang katotohanan, wala po akong alam dyan. Kaya nga po tayo may presidente, kaya nga tayo may mga senado, kaya nga tayo may mga tao sa gobyerno para pag-aralan yan. Eh ito, hanggang ngayon kasi, hindi matapos-tapos yung mga istorya na gagamitin daw yung pera ng GSIS, ng SSS,
para daw dito sa MIF na to. Kahit na sinasabi na ni President Marcos na hindi gagamitin yung perang yan, ipagpipilitan pa rin nila. Pakinggan po natin ang sinabi ni President Marcos. Sir, may we just get your reaction on the approval of the Maharlika Bill in the Senate. Among the amendments po na na-adopt is yung absolute prohibition ng use or investments ng state pension funds. May we get, sir, your reaction on this? The use of, yeah, of course. No. I perfectly agree. We have no intention of using the pera, kukuha tayo ng pera ng pension fund. How do I explain this? We will not use it as a seed fund. However, if a pension fund, which is what pension funds do, is they invest. If the pension fund decides that the Maharlika fund is a good investment, it's up to them if they want to invest in it. So, like any, not only a pension fund, but corporations. Mga fund, yan lang ang ginagawa nila, pinapalaki ng pera nila para mayroon silang may bigay. Like GSIS, this is precisely what they've been doing. They're making sure they're very solid, that they're very stable, so that all the payments that they need to give out. So we have to differentiate those two things. But no, we will not use it as a seed fund. We will not use pension funds as a seed fund. Thank you, sir. O hindi ba, napakalinaw yung sinabi niya, hindi nagagamitin ang pera ng mga pensioners. SSS, GSIS, napakalinaw po nun. Ngayon, kung hindi tutupad ang ating presidente sa sinabi niya na hindi gagamitin, di saka kayo magdadakda. Saka tayo mag-people power, lahat tayo magsama-sama tayo kapag hindi tinupad yung sinabi nila. Tulad dito, napakadami nagsasalita. Keso ganito, keso ganyan. Nanakawin lang daw ang pera. Hindi pa nga nag-uumpisa. Pag nanakaw kagad ang sinasabi ninyo, kinukondisyon nyo yung isipan ng tao. Aba, walang mangyayari sa Pilipinas kung hindi natin susubukan. Dahil sabi ko na sa inyo, subukan natin. Pag pumalpak, saka tayo mag-people power. Lusubin natin lahat yung mga senador na yan. Lusubin natin ang presidente natin. Mali kayo. Pinahamak nyo kami. Eh kung hindi natin susubukan at puro lang tayo negative, anong mangyayari? Eh paano kung maging matagumpay ito? Eh di lahat tayo aasenso. Sa sitwasyon natin ngayon, kailangan natin mag-take ng risk. Lahat naman po ng klase ng business, kay private, kay public yan, it takes risks. Hindi lahat ng pinaplano ng gobyerno o kahit ng mga private companies dyan, eh 100% foolproof. Kaya na business yan eh. Pero kung ang iyong vision naman, ang iyong hangarin ay para mapaunlad ang Pilipinas, bakit hindi natin subukan? Bakit tayo kukontra agad? Sa bagay, hindi naman sila tatawagin ng mga anti-Marcos kundi sila kukontra. Tulad nito, nakita ko to sa Anak Bayan. Nakalagay, wanted, magnanakaw ng kaban ng bayan. These are the senators who voted yes in favor of the Maharlika Investment Fund Bill. Galing po yan sa Anak Bayan. Ano ba ine-expect natin sa Anak Bayan? I'm sure alam nyo. Hindi na natin kailang i-explain. Anak Bayan yan. So, ang nakalagay dito, ang mga senators who voted yes, Migs Subiri, Loren Legarda, Joel Villanueva, Sonny Angara, Lito Lapid, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bonggo, Robin Padilla, Bong Revilla, Francis Tolentino, Grace Po, Bato de la Rosa, JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Win Gatchalian, Rafi Tulfo, Cynthia Villar, Mark Villar. Yung mga taong yan, may mga times na hindi rin sila nakakasundo. May mga panukala na hindi nila lahat sinasang-ayunan. Pero dito sa MIF, nagkaisa sila to vote yes. Sino ang mga lawmakers who voted no to Maharlika Fund? Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party, Franz Castro ng ACT Teachers Party List, Raul Manuel ng Kabataan Party List, Edsel Lagman, hindi ko kilala yung dalawa eh, Gabby Bordado at si Mujib Hataman. Pero dito sa nauna kong binanggit, ano kagad ang iisipin nyo? Eh hindi papayag. Kukontra agad yan. Yan ang trabaho nila eh. Ang kumontra sa lahat ng ginagawa ng ating gobyerno. So anong aasahan natin? Raul Manuel? Franz Castro? Arlene Brosas?
wala po tayong maaasahang matino sa mga taong ito. Dahil ang goal nila ay hindi magkaroon ng pagbabago at ang pag-angat ng Pilipinas. At alam ko, mayroon pa isa dito eh. Si Risa Hontiveros na nag-vote ng no. Correct me if I'm wrong. Kasi wala siya rito sa mga pangalan dito eh. Pero meron ako nakitang I voted no na sinabi ni Risa Hontiveros. Kung hindi tayo magtitiwala sa ating mga mambabatas, sa ating gobyerno, sa ating presidente, bakit pa tayo naghalang ng mga opisyal natin? Hindi ba? Come to think of it. Kung lahat na lang sasalungatin natin, wala pa nga nangyayari, naka-negative kagad tayo, anong mangyayari sa atin? Ilan yung nag-vote ng no? Ilan yung nag-vote ng yes? Hindi ba? Sa bilang at bilang na lang, mas marami ang umaayon. And I'm sure yung MIF na yan ay pinag-aralan ng mabuti. And I'm sure yung mga salungat dyan ay pinag-aralan ding mabuti kung paano sasalungat. Kaya po tayo may mga government officials. Sila ang nakakaalam. Alam nga naman itong mga bumoto sa MIF ay ang nasa isip nila ay ang bumagsak ang Pilipinas. Tapos tama itong sila Castro, sila Raul Manuel. Sila ang tama, iinan lang sila. Hindi nga ba? Ganun naman talaga sa botohan. Mananaig yung mas marami. Sorry na lang dun sa mas konti. E dun naman sa konting yon, alam naman natin na never silang aayon. Never po silang aayon. Sabi pa dito sa post ng Anak Bayan, help us spread awareness. Ipagbigay alam agad kung nais tutulan ang Maharlika Investment Fund. Sumali sa Anak Bayan. O, nakita nyo? Kitang-kita kung ano ang kanilang agenda. Ang mang-recruit para dyan sa Anak Bayan. Tapos nakalagay pa dito, stole? Apakadaming zero to. Ilang ba itong zero to? 1,000? Million? Billion? 500 billion ba to? Correct me if I'm wrong. Ang dami kasing zero eh. Pero ito, para sabihin kagad ng Anak Bayan na wanted magnanakaw ng kaba ng bayan, nasaan ang preba ninyo? Kung hindi ba naman mind condition ang ginagawa ninyo eh. Yung pala, ang inyong pakay ay makapang-recruit para sa inyong Anak Bayan na grupo. Isip-isip po tayo. Again, sinasabi ko po, sariling opinyon ko lamang. Ginagalang ko po yung mga nagsasabing ayaw nila. Pero yan po, nagsalita yung ating presidente. Sinabi niya, hindi gagamitin yung pera ng GSIS or ng SSS. Pero tulad niya na sinasabi ng iba, ang GSIS at yung SSS, trabaho nilang mag-invest. Ini-invest po talaga yung pera ng mga pensioners para lumago din. So, nasa kanila na kung gusto nilang mag-invest kung saan man alam nila nakikita yung pera nila. Pero sa ngayon, sinasabi ng presidente, hindi gagamitin ang pera ng GSIS at ng SSS. Kailangan po natin magkaroon ng tiwala sa ating gobyerno. Hindi na po basta-basta makakagawa ng kalokohan o ng anomalya. Ay andyan po ang social media at aware na po ang taong bayan. So again, para sa akin po, I will take the risk. I will put my faith sa ating mga halal na mga opisyal ng gobyerno. Dahil I'm sure, hindi nila hangad na bumagsak tayo. Collective effort din yung mga yan. Pinag-aralan nilang mabuti yan para sa ikaangat nating bawat Pilipino. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below. And I will see you next time. Peace.